sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Malacañang sinuspindi ang lahat ng klase at pasok sa gobyerno sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya dahil sa bagyong Florita. Hataw Balita! Pagpapatupad ng number coding sa Metro Manila, pansamantalang sinuspindi ngayong araw. Libreng sakay para sa mga estudyante sa LRT2, pansamantalang suspendido. Hataw Balita! Bilang ng food boxes para sa mga biktima ng bagyong Florita sapat ayon sa DSWD. Hataw Balita! Pamamahagi ng 5,000 pesos cash aid sa mga guro target matapos ng Department of Education ngayong Linggo. Hataw Balita! Guro na ng api umano ng estudyante sa unang araw ng face-to-face classes, iniimbestigahan na ng Department of Education. Hataw Balita! At naitalang severe at critical COVID-19 cases noong nakaraang Linggo, tumaas ayon sa Department of Health. Pagpapabakuna at booster shot muling ipinanawagan. Hataw Balita! Una sa mga humahataw na balita, nagdeklara ng class at work suspension si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang lugar sa bansa. Nagsimula ito kahapon at magtatagal hanggang ngayong araw. Kasama dito ang National Capital Region, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales at Bataan. Base ito sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction kay Pangulong Marcos. Samantala, ipinuubaya na ng Malacañang sa mga employer sa private sector kung sila ay magsususpindi rin ng pasok. Ngunit inirekomenda ng palasyo na gayahin ang ginawang hakbang ng pamahalaan para na rin sa kaligtasan ng mamamayan. Sina po kami ng announcement na ang trabaho at saka pasok sa lahat ng level in the public sector ay suspendido na po today and tomorrow. Hataw Balita! Sinuspindi na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Metro Manila kahapon. Tatagal ito hanggang ngayong araw, August 24. Ito ay matapos magdeklara ang palasyo ng suspensyon ng mga opisina ng gobyerno at mga klase sa lahat ng antas. Hataw Balita! Pansamantalang suspendido ang libreng sakay para sa mga estudyante sa Light Rail Transit Line o LRT2 ngayong araw. Matapos suspindihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang klase sa ilang lugar sa bansa mula kahapon hanggang ngayong araw dahil sa bagyong Florita. Magbabalik ang libreng sakay para sa mga estudyante sa LRT2 bukas kasabay ng pagbabalik ng klase. Hataw Balita! Sapat ang bilang ng mga naka-standby na pagkain para sa mga biktima ng bagyong Florita. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, nasa 100,000 food boxes ang naka-preposition na sa Ilocos Region at Cagayan Valley na pinaka-apektado ng bagyo. Minomonitor na rin aniya ng DSWD ang iba pang lugar na apektado ng severe tropical storm kabilang na ang probinsya ng Isabela. Hataw Balita! Pinag-iingat ng Office of Civil Defense Cordillera ang mga residente na malapit sa mga landslide at flood-prone area sa rehiyon sa inaasahang mga landslide at pagbaha dulot ng bagyong Florita. Siniguro din ng ahensya na naka-preposition na ang mga relief assistance at iba pang pangangailangan para sa mga pamilyang apektado ng bagyo. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita! Simula pa kagabi, patuloy na nararamdaman ang bagyong Florita sa Cordillera Region. Bunsod nito, ayon sa Office of Civil Defense Cordillera, inaasahan na ang mga pagguho ng lupa dulot ng mga pag-ulan dahil ikinukonsidera din ng ahensya ang naging epekto ng nangyaring lindol noong nakaraang buwan. Gayon din ang posibleng pagkakaroon ng flash flood. We are expecting the worst case scenario in the Cordillera Administrative Region, knowing that yung ating mga mountain slopes at mga riverbeds po natin ay saturated na ng tubig. And that's why we are currently facilitating yung mga
preemptive evacuation, particularly sa province of Apayao po ngayon. Kabilang sa mga flood-prone areas na tinututukan ng OCD CAR ay ang probinsya ng Apayao, Kalinga, Ifugao, Abra, Benguet at Mountain Province, lalo na sa mga barangay na idineklarang landslide at flood-prone areas ng Mines and Geosciences Bureau. Gayunman, tiniyak ng OCD CAR na nakahanda ang mga evacuation centers sa rehiyon, naka-preposition na rin ang mga kinakailangang relief assistance para sa mga pamilyang apektado ng bagyong Florita. Ready na po, on standby na po yung ating mga material and human resources. Naka-deploy na po yan sa mga critical areas. Kasama na rin ng ating mga regional line agencies. Yung mga preposition food and non-food items po natin from OCD and DSWD, naka-ready na rin po sa ating mga warehouses. Nagpatayo na rin ang ilang local disaster risk reduction and management office ng mga shelter tents gaya ng bayan ng Bisaw Mountain Province sa Katingan para ma-accommodate ang mga pamilyang kinakailangang ilikas ng maaga dahil sa bagyo. Ipinapayo din ang ahensya sa mga apektadong residente na agad lumikas kung kinakailangan upang makaiwas sa sakuna dulot ng bagyong Florita. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, humahataw! Hataw Balita! Itinaas sa first alarm ang Marikina River. Ito ay matapos umabot sa higit 15 meters ang level ng tubig sa ilog dahil sa bagyong Florita. Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang itinaas sa unang alarma ang ilog, matapos umabot sa 15.2 meters ang water level. Unti-unti pa itong tumaas hanggang umabot sa 15.5 meters pagsapit ng pasado alas 8 ng gabi. Dahil dito, lumikas na ang nasa 41 pamilya mula sa mga barangay ng Nangka at Concepcion ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, unti-unti na rin bumaba ang water level pero nananatiling nakataas ang first alarm. As of 2 a.m., nasa 15 meters ang Marikina water level at nakabukas ang walang floodgates nito. Hataw Balita! Nasira ang mga pananim na mais sa Isabel at Cagayan bunsod ng patuloy na pag-ulan at malakas na hangin dala ng bagyong Florita. Si Kyle Balad, humahataw. Hataw Balita! Problema ngayon ng mga magsasaka sa Isabela at Cagayan kung papaano makakabangon sa epekto ng bagyong Florita. Ito'y matapos dumapa at masira ang mga tanim ng mga magsasaka sa mga naturang probinsya bunsod ng walang humpay na pag-ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Samantala, pinayuhan naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cagayan Valley ang mga nag-aalaga ng malaga, bangus, alimango at iba pang cultured species na kung maaari ay makapagsagawa ng early harvesting dahil sa posibleng pagkakaroon ng salinity o ang pagbaba ng porsyento ng asin sa tubig. Inaalam na ng Department of Agriculture Region 2 ang halaga ng pinsalang idinulot ng bagyo sa kanilang lugar. Umaasa ang mga magsasaka na makakatanggap sila ng ayuda mula sa pamahalaan. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Noel Balad, humahataw. Hataw Balita! Tuloy-tuloy na ang pagpapakawala ng tubig ng ilang dam sa Luzon upang maiwasan ang pag-apaw nito. Ilang lugar naman sa Bulacan ang binaha bunsod ng pinakawalang tubig mula sa dam na sinabayan pa ng high tide. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita! Bukas ng dalawang gate ng dam dahil sa local flow bunsod ng patuloy na pag-ulan na naranasan sa Sierra Madre, Angat at Bayabas River. Nasa 52 cubic meter per second ngayon ang pinakakawalan ng tubig sa Busos Dam. Ayon kay Francisco Clara, head ng Water Control Coordinating Unit ng dam, maigpit ang sinasagawang monitoring dito upang hindi ito umapaw. Nag-i-spill po kami dahil malakas po yung local flow natin. Dahil malakas ang ulan dito sa upstream ng river, ng ating watershed sa taas, minimintain ko po yung elevation ni Bustod na 1735. Apektado naman ang pagpapakawala ng tubig mula sa dam ang bayan ng Kalumpit at Tagunoy. Sinabayan pa ito ng high tide kaya nalubog sa baha ang naturang mga bayan. Tumitirik. Tulak lang namin pag tumitirik. Kahit sa Santa Monica kami,
Laganap po yung laki talaga ng tubig. Samantala, kung ang Busos Dam ay sobra-sobra ang tubig, nangangailangan naman ng tubig ang Angat Dam na sa ngayon ay nasa 176 meters o 4 na metro pa ang layo para sa minimum water level nito na 180 meters. Ayon pa kay MW Director Sibilo David, kailangan anya ng angat ang pag-ulan para tumaas ang level nito ng hanggang 212 meters ngayong taon. Kaya ito pong bagyong ito ay umasa po tayo na makapagpadulot no, ng tubig na sapat na ulan para po makarecover o makabawi yung level po ng Angat Dam sa ngayon. Samantala, bukod sa Busos Dam, kasalukuyan ding nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam sa Isabela. Ayon kay Pag-asa Administrator Dr. Vicente B. Malano, dapat lang magpakawala ng tubig ang dam para maiwasan ang pag-apaw nito. Nasa 186.4 meters ang water level ng Magat Dam, 268.42 cm ang inflow, 547 cm ang outflow, at isang gate lang ang naka-open sa ngayon. Sa Magat Dam, maliit kasi yung mismong reservoir ng Magat Dam. Eh, no? Kaya ngayon pa lang ay nagre-release na sila. Hmm. So doon sa pinakita kanina, mayroon pang parang projection na lalakihan yung pagre-release ng tubig para hindi naman biglaan yung pagpakawala ng tubig. Asahan naman ng mga residente sa Isabela at sa bayan ng Kalumpita, Tagunoy, ang pag-apaw ng tubig sa ilog at baha. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Samantala, nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOC sa mga residente na malapit sa Bulkang Mayon sa posibleng lahar sakaling magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan dulot ng bagyong Florita at ng habagat. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita! Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOC maging ng lokal na pamahalaan ng Albay ang posibleng pagkakaroon ng lahar flow sa paligid ng Bulkan Mayon. Dahil ito sa nararanasang mga pag-ulan sa Bicol Region dala ng bagyong Florita at habagat. Ayon kay Senior Science Research Specialist na si Dr. Paul Carson Alanis ng Mount Mayon Observatory ng PIBOC, hindi malayong magkaroon ng pag-agos ng lahar sa paligid ng bulkan dahil may mga materials pa rin na nakaipon sa itas na bahagi ng Mayon mula sa huli nitong pagsabog, 4 na taon ang nakalilipas. Pero nauna na rito ay itinaas na sa alert level status ang bulkan nito lamang nakaraang linggo. Ayon sa PIBOC, may 3 dahilan na sinasabi si Dr. Alanis hinggil sa ipinapakitang abnormalidad ng bulkan. Isa na rito ang paglaki ng lava dome na iniwan noong 2018 eruption sa nakalipas na 2 buwan simula Hunyo. Kinakitaan din ng pamamaga ang paligid ng Mayon Volcano, indikasyon na may paggalaw sa magma sa loob ng bulkan. At may 2 insidente ng pagdami ng bilang ng volcanic earthquake na naitala sa bulkan, bagay na nakababahala ayon sa ahensya. Pero nilinaw ng ahensya na bagamat magkatabing bulkan at parehong aktibo ang Mount Mayon at Mount Bulusan sa Sorsogon, wala itong relasyon hinggil sa ipinakikitang abnormalities ng Mayon sa aktibidad ng Mount Bulusan. Nito lamang nakaraang buwan ng Hunyo, nagkaroon din ng phreatic eruption ang Mount Bulusan. Unang-una magkaiba yung pinanggagalingan ng magma, although related yung mga bulkan dito sa Bicol Region. Ang isang activity sa Mayon yung nahulugan na mayroong activity sa Bulusan. Actually, noong 2018 eruption, tinanong na rin ako niyan kung nag-i-erupt ang Mayon, baka sumunod ang Bulusan. Pero hindi naman nangyari yon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Target ng Department of Education na matapos ang distribusyon ng 5,000 pisong ayuda sa mga guro ngayong linggo. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, na i-download na nila ang mga pondo sa mga schools division offices. Halos tapos na rin aniya ang pamamahagi ng ayuda sa Metro Manila.
Lahat ng mga guro sa mga pampublikong paaralan na at least may isang teaching load ang maaaring makakuha ng 5,000 pisong ayuda mula sa DepEd. Layunin nito na matulungan ang mga guro sa pagsisimula ng klase. Hataw Balita. Mula sa 500 million pesos, gagawin na ang 1.5 billion pesos ang pondo para sa ayuda ng mga may hirap na mga mag-aaral. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, ang pondo ay mula sa augmentation ng DSWD at sa tulong ng ilang mambabatas. Nakita anya ng mga lawmakers na maraming mga magulang ang umaasa sa tulong ng DSWD para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Pero binigyang diin ni Lopez na hindi kasama sa makakatanggap ng nasabing educational cash aid ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Hataw Balita. Nagkita si Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo at Interior Secretary Benhur Abalos upang pag-usapan ang magiging sistema ng pamamahagi ng educational assistance para sa mga mahirap na estudyante. Ayon kay Abalos, hiningi niya sa DSWD ang listahan ng mga indigent students na benepisyaryo ng educational aid. Magdidepende aniya sa dami ng nasa listahan ang magiging venue ng cash distribution. Suwestyo ng DILG gawing alphabetical ang payout nang sa gayon ay malimitahan ang bilang ng mabibigyan at masunod pa rin ang health protocols. Bibigyang prioridad rin aniya ang mga nagrehistro online. Itong Lunes, nangako si Tulfo na aayusin ang distribusyon ng ayuda para sa mga mahirap na mag-aaral matapos dumugin at magagulo ang unang education assistance payout noong Sabado. Hataw Balita! Hoy, masaya na ngayon ang mga biktima ng naging tulakan sa Zamboanga City bago mamahagi ang DSWD ng cash assistance sa lungsod matapos na makatanggap ng pera mula sa ahensya. Si Pegayapa humahataw. Hataw Balita! Muling ipinatawag kahapon ng Department of Social Welfare and Development 9 sa DSWD Conference Room ang 29 na biktima ng tulakan bago ang pamamahagi ng educational assistance sa Zamboanga City Coliseum nitong Sabado. Sumailalim muna ang mga ito sa eligibility assessment bago ang pamimigay ng cash assistance. Dumaan din sa follow-up check-up mula sa DSWD medical team para matiyak ang kanilang kalusugan. Ayon kay DSWD 9 Information Officer Ivan Eric Salvador, 27 lamang sa mga biktima ang pumasang mabigyan ng cash aid mula sa kanilang ahensya. Tumanggap ang mga ito ng nasa 1,000 pesos hanggang 4,000 pesos batay sa kanilang education level. Matatandaan itong Agosto 20 nang maganap ang insidente matapos magtulakan ng buksan ng mga security personnel ang gate ng Zamboanga City Coliseum ang mga nagnanais makatanggap ng cash aid mula sa DSWD. Ilan din sa mga ito ay Biyernes pa lamang ng gabi ay nakapila na kasunod ng ginawang anunsyo ng pamamahagi ng cash. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga del Norte, Fegayapa, humahataw! Hataw Balita! Nasa 40,000 mga silid-aralan ang kulang sa bansa sa pagsisimula ng klase ayon sa Department of Education. Bagaman malaki pa rin ang kakulangan sa mga classrooms ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, malaking kabawasan na ito mula sa unang iniulat ni DepEd Undersecretary Epimaco Densing na nasa 91,000 ang classroom shortage. Upang tugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan sa pagsisimula ng klase, kabilang sa mga naging tugon ng DepEd ay ang pagpapatupad ng shifting schedules. Long-term plan naman ng DepEd na magpanukala ng 86.5 billion pesos na budget sa 2023 para sa pagpapatayo at pag-aayos ng mga classroom. Hataw Balita! Dumami ngayon ang mga humahabol sa enrollment sa mga paaralan sa Rizal para sa school year 2022 to 2023. Kaya ang resulta, tumaas ang bilang ng mga mag-aaral sa face-to-face klase sa lalawigan. Si Jenica Cruz humahataw. Hataw Balita!
Sa datos ng DepEd Rizal, as of August 22, tumaas ng 93.74% ang populasyon ng mga mag-aaral sa elementarya sa buong paaralan sa Rizal. Katumbas ito ng 273,066 individual. Maging sa junior high school at senior high, may pagtaas din sa enrollees. Nasa kabuuan, may 444,015 enrolled students ngayong school year 2022 hanggang 2023. Resulta ito sa ginawang extension of enrollments ng kagawaran. So dahil po sa mga enrollment increase na yon, sa ngayon ay ang mga initial na plano po ng DepEd to cater dun sa mga enrollees natin ngayon ay shifting. So mag-o-offer po tayo ng double shift. At para matugunan sa kanilang pag-aaral ang libu-libong estudyante, may scheme na ipatutupad ang DepEd. During weekdays o sa araw ng pasok ng mga bata, 3 days ay nakalaan para sa face-to-face, habang natitirang 2 araw ay ilalaan naman sa modular o blended learning na pasimulan sa August 22 hanggang September. Pero pagdating ng buwan ng Oktubre, mauuwi ito sa panibagong scheme. 4 days para sa face-to-face at 1 day sa modular. At sa darating na Nobyembre, 5 araw na magkakaroon ng face-to-face ng mga batang mag-aaral. Ang face-to-face po ngayon ay kaiba kumpara sa mga nagdaang taon ng pag-aaral ng mga bata, dahil ngayon tayo po ay nasa gradual transition from the pandemic type of schooling papunta ngayon nga dito nga sa ating face-to-face. Patuloy naman ang pagbabantay ng TNT sa ilang mga kalsada, iskinita at paaralan para sa seguridad ng mga bata. Nag-iikot rin ang mga division officers ng DepEd sa mga paaralan sa lalawigan upang matiyak na handa na ang mga paaralan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz, Humahataw. Hataw Balita! Nagsasagawa na ng investigasyon ang Department of Education kaugnay sa nag-viral na sulat ng isang estudyante na di umano'y pang-aapi sa kanya ng kanyang guro. Si Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita! Hindi binabaliwala ng Department of Education ang anumang aligasyon sa kaninumang guro, lalo na kung ito ay reklamo mula sa isang estudyante. Kaya namang seryosong kaso at agad pinaiimbestigahan ng DepEd Cam Norte ang isang viral post sa social media na sulat kamay umano ng isang grade 5 students. Sa nasabing post, ikinuwento nito ang pang-aapi di umano ng kanyang guro sa unang araw ng pasukan. Sa Facebook post naman ng tiyahin ng nasabing estudyante na si Jenny, umiiyak ang bata na tila nagka-trauma matapos tawagin umano ito ng kanyang teacher na bobo, bruha at hayop. Sa labis na pagkatakot, isinulat na lamang anya ng bata sa isang papel ang nasabing karanasan. Bagamat hindi na binanggit pa ng DepEd Cam Norte ang pangalan ng bata at maging ng guro, gumagawa na umano sila ng aksyon sa pangyayari. So the instruction I gave to him yesterday was to trace. Oo. And check kung how true. Kailangan na munang alamin. Pinatawag na yung teacher at nakaroon din sila ng dialogue with the father of the learner. Oo. So ngayon, we recommended to the principal to submit the incident report and to attach the comment of the teacher. Ayon naman sa school principal ng paaralan, bago pa man lumabas sa social media ang nasabing pangyayari, kinausap na nila ang mga magulang ng estudyante upang agad aksyonan ng insidente at upang ialok dito ang maaaring maging tulong. Sabi ko nga, nagka-usap pa kami nung tatay. Kaya nagtaka ako kung ito ay connected dun sa issue nung tatay, ay nagtaka ako kung bakit meron pang post. Nagsumiti na kahapon ng written incident report ang sangkot na eskwelahan sa opisina ng School Division Superintendent kaugnay sa nasabing insidente. Nangako naman ng DepEd Cam Norte na papapanagutin ng sinumang mapapatunayan na nagkamali pagkatapos ng imbestigasyon. Payo naman ng DepEd sa mga magulang,
kung sakaling makaranas ang mga estudyante ng pang-aabuso ng guro, kaagad ipagbigay alam na muna ito sa principal office upang agad na mabigyan ng karampat ang aksyon. Sakaling hindi mabigyan ng aksyon, maaaring iakyat sa kanilang tanggapan ng reklamo sa pamamagitan ng pag-email sa camarines.norte@deped.gov.ph o tumawag sa kanilang hotline number 54-440-1772. Dapat dalhin sa tamang opisina o sa tamang tao. Nang sa ganun, yun nga, sabi ko, para mabigyan agad ng solusyon. At hindi na lumaki pa. Oo, hindi na lumaki pa. At kung sumulat, sige, agad, action yan. Wala ditong hindi pinapansin. Lahat po yung binibigyan ng atensyon. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw. Hindi kasi normal, Gladys, yung gano'n, ano, na yung teacher ang nang-aapi sa kanyang estudyante. Ang normal, naging taga-awat ang teacher, di ba? Pag may mga bata, nagkaroon sila ng problema, medyo nag-aaway. Yun ang madalas na nakikita natin, Gladys, eh. Yes, tama ka dyan, amigo. In fact, itinuturing ang mga guro bilang second parents ng mga mag-aaral habang sila ay nasa paaralan. Kaya ang mga magulang ng mga estudyante, kumbaga kampante, dahil may mga gurong kasama ang kanilang mga anak habang sila ay nasa paaralan nga. Tsaka tagasaway din sila doon sa mga kagaya ng mga masasamang salita na hindi dapat na lumalabas sa bibig ng mga bata. Tumaas ang bilang ng severe at critical COVID-19 cases nitong mga nagdaang linggo. Ito ang kinumpirma ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere matapos lumabas sa ulat ng kagawaran na umabot sa 811 ang bilang ng severe at critical COVID-19 cases na naka-admit sa mga ospital mula August 15 hanggang 21. Ito ay 9.7% ng total COVID-19 admission. At sa 23,883 na mga bagong kasong naitala sa loob ng nasabing linggo, 101 ang natag bilang severe at critical. Sa kabila ng pagtaas ng mga nagkakaroon ng malalaking o malalang kaso, ayon kay Berhere, pasok pa rin ito sa 10% na academic threshold. 60% rin anya sa mga naka-admit na severe at critical ay hindi bakunado. Dahil dito, muling nananawagan si Berhere sa publiko na magpabakuna at magpabooster na upang maiwasan ang malalang pagkakasakit dahil sa COVID-19. Hataw Balita! Bumababa na ang kaso ng COVID-19 sa buong bansa sa nakalipas na 2 linggo ayon sa Ocular Research. Sa kabila nito, hinihikayat pa rin ang publiko na magpabakuna na ng booster dose para sa tuloy-tuloy na pagbaba ng naitatalang kaso. Sila Lane Moreno, Humahataw! Hataw Balita! Pababa na ang trend ng naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong bansa batay sa ulat ng Okta Research. Ayon sa Okta, bumaba ng 15% ang growth rate ng bansa sa nakalipas na 2 linggo. Mula August 15 hanggang 21, nasa 3,412 ang bilang ng bagong kaso na naitatala kada araw. Mas mababa ito kumpara sa daily average cases mula August 8 to 14 na 4,001. Yung vaccination, nakatulong talaga ito dahil more than 70 million Filipinos vaccinated. Kaya bumababa na rin cases, may mga na-expose siguro dito sa mga sub-variants nito, BA5. Pero dahil malakas pa rin yung ating wall of immunity, yan yung sa tingin natin ang dahilan kung bakit bumababa na. At meron na tayong downward trend kasi 2 weeks na yung negative growth rate. Ang Metro Manila, nananatiling nasa moderate risk kung saan bumaba rin sa 15% ang growth rate at 1.04 ang reproduction number. Ang healthcare utilization sa Kalakang Maynila ay 37% na rin at ang ICU utilization noong kasagsagan ng COVID na mula 60 to 80% ay naging 31% na lang ngayon. Low COVID cases na rin sa iba pang probinsya kagaya ng Calabarzon. Patuloy namang tumataas ang kaso sa ilang lugar kagaya ng Cagayan at Zamboanga.
Ayon sa OCTA, malaking tulong ang mataas na vaccination rate para mapababa ang kaso. Hinikayat din ni OCTA Research Fellow Professor Guido David ang mga kabilang sa eligible population na magpa-booster shot na para tuloy-tuloy na bumaba ang kaso, lalo na at nalalapit na ang Burr months. Malaki na yung na-improve natin, especially compared sa nakaraan na taon. Even this year, nung we can live with the virus, kailangan lang natin yung awareness, yung data monitoring, personal responsibility, vaccination, at yung boosters. Batay sa ulat ng DOH, mahigit 72 milyong individual o 92.59% na ng target population ang bakunado laban sa COVID-19. 17 milyon naman ang nakatanggap na ng kanilang booster shots. Ayon pa sa OCTA, may posibilidad na muling tumaas ang COVID cases ngayong nag-umpisa na ang face-to-face classes. Posible rin umanong bumaba depende sa immunity ng mga mag-aaral o dami ng mga nababakunahan. Ipinauubayan naman ng OCTA sa Marcos administration kung i-extend pa ang state of calamity sa buong bansa pagkatapos ng Setyembre. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Samantala, ang probinsya ng Cebu ang may pinakamaraming naitalang dengue cases sa Central Visayas. Ayon sa tala ng Department of Health Region 7, as of August 20, 2022, umabot na sa 4,667 ang kaso ng dengue sa probinsya at 27 na ang nasawi. Pangalawa sa may pinakamaraming kaso ang Cebu City na may 2,303 cases at 25 deaths. Pangatlong Bohol na may 1,811 na kaso at isa ang nasawi. Sinundan naman ito ng Lapu-Lapu City na may 1,271 cases at 10 ang patay. Nakapagtala naman ang Negros Oriental ng 1,268 cases at 6 ang nasawi. Mayroon namang 648 cases at 4 deaths sa Mandawi City. Panghuli ang Sikohor na may 94 dengue cases. Patuloy na panawagan ng kagawaran ng kalusugan sa publiko na ugaliin po ang paglilinis ng bahay at ng mga lugar o gamit na maaring pagpugaran ng lamok. Agad ding magpakonsulta sa doktor kung nakararanas na ng sintomas ng dengue upang agad maagapan ang anumang komplikasyon dulot ng sakit. Hataw Balita! Dapat mas pagtuunan muna ng pansin ng bansa na mapabuti ang transportasyong panlupa. Ito ay pahayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa panukalang pagkakaroon ng aerial cable cars. Ayon kay Bonoan, magandang magkaroon ng alternatibong transportasyon ang Pilipinas. Pero ito ay kung kaya itong isustain ng bansa. Kamakailan ipinanukala ni Senator Robin Padilla ang pagkakaroon ng cable cars sa Pilipinas upang tugunan ang problema ng trapiko sa bansa. Hataw Balita! Sa iba pang balita, nangangamba ang mga abaka farmers sa Catanduanes dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng bandala o abaka fiber sa lalawigan. Si Dan Hersalia humahataw. Hataw Balita! Nababahala ang mga magsasaka ng abaka sa lalawigan ng Catanduanes dahil sa sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng kanilang produkto. Nitong buwan ng Agosto, 3 beses na bumaba ang presyo ng abaka sa lalawigan. Mula sa 75 hanggang 77 pesos na bilihan ng bandala, bumaba ito sa 62 pesos na lang. At ngayong araw ay bababang muli sa 60 pesos na lamang ang presyo nito. Kaya naman si Mang John G, todo budget na sa kanyang kinikita para sumapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dati nag-i-income ng malaki, ngayon hindi na. Kasi bumaba yung presyo ng abaka. Dati 77 ang presyo. Laki na ang diferensya. Ngayon magbababa pa ng 2 piso, abot na lang ng 60 at 60 na lang. Tapos mag-aabot pa daw ng 50. Laki nang mawawala sa kagaya namin ng abaka. Tipid-tipid. Dati, nag-uulam ng masarap. Ngayon, taste muna sa tuyo, dilata. Walang magawa kasi mura man
abaka. Tapos yung bilihin, matataas ng presyo. Kagaya ng asukal, 80 na ngayon. Doble kayod naman ngayon si Mang Eli dahil sa paghahagot lamang niya iniaasa ang pag-aaral ng kanyang dalawang anak na nasa kolehiyo. Pag may ako lang may pasok. College na kasi yung dalawa eh. Dito, sa abaka, saka may mga konti pang ano. Pagkakakitaan, tulad ng kahoy, panggatong, may nabili. Mga ayun, laman lo, ako niya ng ano. Hope, gabi. Babalik kami doon sa pinagdadala ng bandala, ng abaka. Lalo na pagtag-ulan, hirap kami. Malaki naman ang nawawalang kita sa tulad ni Berhelyo na nakikipagpartihan lang sa paghahagot. 600 siguro. Nabawasan pa rin partida. Mga ano na sana yun, 400 plus. Sapat pa man. Gulay-gulay na lang. Kaya na lang ang maulam dyan. Ayun nga, no? Gapawin pa. Tapos pabarato ang bandala. Ta ang mga bakalon, marahal na. Lalo ang bagas, ang asukar. Tapos yung iba pang ano, mga pangangaipo. Ang tawag dito ay pagbutong, isa sa mga proseso para makuha ang abaka fiber. Hindi ito madaling gawin, lalo na sa mga tulad ko na hindi sanay. At araw-araw, ganito ang nararanasang hirap ng mga parahagot para kumita. Ayon naman sa mga abaka trader, ang pagbaba ng presyo ng bandala ay dulot pa rin ng pandemya at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dagdag pa rito, ang pagtigil umano ng bansang Japan sa pag-angkat ng abaka fiber sa ating bansa. Ang inot baga kayan, so pag pandemic, panduwa, so pag ano kan mga petrolyo. Tapos mabalitaan, tada yun ang kontrata ang Japan na buyer. Kaya medyo may apekto rin tungkol sa, siyempre, ang pag may mga parahagot ka, ang mostly kayan, nagkakautang dahil di nagabalansi so kindang trabaho rin naman sa nagkakoronsumo at kami gapinans baga sa kinda. Patuloy ang panawagan ng mga abaka farmers sa ating pamahalaan na sana matulungan sila sa kanilang kinakaharap na krisis. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Dan Hersalia, humahataw! Hataw Balita! Aabot sa higit 3 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat sa isinagawang anti-smuggling operation ng Region 9 Mobile Force Battalion sa Barangay Baluran, Tungawan, Zamboanga, Sibugay, alas 3 ng hapon kahapon. Agad nagsagawa ng blocking operation ang mga pulis matapos makatanggap ng intelligence report hinggil sa isang truck na may kargang mga kontrabando. Naharang ang isang counter truck na may plate number CBN9982 na mula Zamboanga City. Naaresto naman ang driver na kinilalang si Ian Joven Cabreros at dalawa pang kasamahan nito. Aabot sa halos 90 kapon ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang nakumpiska ng mga pulis. Hataw Balita! Sa bisa ng search warrant, inaresto kahapon ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Region Office 7 at Naga City Police Station ng isang opisyal sa Barangay Mainit, Naga City, Cebu. Arestado sa operasyon ang subject na kinilalang si Renan Chiong, 50 taong gulang, nanunungkulan bilang barangay kagawad sa Barangay Mainit. Nakumpiska mula sa suspect ang 12 pakete ng hinihinalang shabu, isang aluminum foil na nakarolyo, isang brown envelope at 2 cellular phones. Administrative cases at paglabag sa Section 11 and 12 ng Article 2 of RA 9165 ang isasampang kaso sa suspect. Hataw Balita! Ibinita ng mga kilalang pintor sa Quezon Province ang kanilang natatanging obra sa art exhibit Quezon Artistry and Creativity. Nagtagisa naman ng galing sa pagguhit ang 40 pintor mula sa iba't ibang bayan sa Quezon Province sa on-the-spot painting contest. Si Jafet Gablaida, humahataw! Hataw Balita!
Bukod sa mga art exhibit at kompetisyon sa pagguhit na nakakatulong sa popularidad at pagbebenta ng kanilang obra, nais na mga grupo ng pintor sa Quezon Province na magkaroon ng organisadong pangkat at ayuda mula sa lokal na pamahalaan upang mapalakas pa ang sining at kultura sa probinsya. Ang kagandahan po dyan, sir, magkakaroon po talaga ng programa ang gobyerno na wherein lahat ng artist magbubuklod-buklod. So then, sasabihin namin kung ano yung mga pangangailangan in terms of competition, hindi lang po dito sa ating lugar, other places as well. So dapat nandun yung suporta ng gobyerno. I think kailangan lang natin pagtuunan pa ng pansin or mas paramihin pa yung mga aktibidades po dito sa ating sa iba't ibang municipality ng Quezon po. Dagdagan pa natin yung like painting contest, not only support po diyan. Ang importante diyan yung mobilization po namin yung expenses at the same time po. So yun po yun. So yun yung pinakamahalaga po doon na basta may competitions, mayroon talaga silang programa ay nakahanda na para dyan. Samantala, ibinida naman sa art exhibit ng ilang kilalang pangalan sa pagguhit sa probinsya ang kanilang natatanging obra na nagpapakita ng kultura at pamumuhay sa Quezon na inorganisa ng Quezon Artistry and Creativity o QArt. Ang tao ng mga art enthusiasts. So sa panahon po ng pandemic, medyo nag-boom kasi online, particularly ako po ay nawala ng trabaho, nag-online selling ako ng aking mga paintings and then at the same time, may oras para gumawa ng paintings. Kaya lalo akong ginanahan na magpinta at siguro ganun din ang experience ng iba naming kasamaang artist dito sa... Nanawagan naman ang QArt sa mga magulang na isa sa magandang paglibangan ng mga kabataan ngayon, ang pagguhit upang maiiwas sa addiction sa online games. So maiba naman, kaya ako'y natutuwa na after graduation ng aking mga naging estudyante, ang impression ng mga magulang, ayan po at medyo nalilimutan na ang mag-ML or mag-game sa cellphone. At nahanap na lang ay tuwing pagising sa umagang, hanap daw ay lapis at papel para magpinta. So yun po ang isang magandang pwede natin gawin na tulungan din ang inyong mga anak, lalo na kahit po adults, meron na akong mga estudyanteng adults na para lang mawalang stress. Kasabay nito ang on-the-spot painting competition ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province na nilahukan ng 40 pintor mula sa iba't ibang bayan at syudad sa lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Lucena City, Japheth Cablayda, humahataw. Hataw Balita! Hired on the spot ang 5 habang 83 naman ang nag-qualified sa mga bagong graduate ng TESDA Bicol matapos ang isinigawang Tech Book Day. Isang parang ito ng TESDA na kaagad na mabigyang trabaho ang kanilang mga bagong graduate sa training. Si Venus Palles humahataw. Hataw Balita! Upang matulungan mapabilis na makahanap ng trabaho ang mga nagtapos ng pag-aaral sa TESDA, isinagawa kahapon ang National Tech Voc Day na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga graduates sa TESDA na makahanap ng trabaho. Bukod dito, maaari din na yung may mga kakulangan sa skills ay makapag-enroll sa mga Tech Voc Institution at maka-avail ng scholarship. Naniniwala ang TESDA na isa ito sa solusyon na tiyak na makakatulong sa kahirapang nararanasan ng bansa. Mahigit sa 100 na aplikante ang nag-apply upang makahanap ng trabaho gaya ni Veronica at Albert na nagtapos ng training at nakagraduate. Para po maghanap na po ng trabaho na naka-align po sa nakuha ko pong in-situ po para magamit ko na din po yung tinapusan. Gaya sa akin, wala naman na work. Siyempre, kung magkakaroon ako ng work nang dahil sa TESDA, sa pag-a-apply ko din. Siyempre, malaking tulong yun para sa mga panggastos araw-araw, tsaka para sa sarili ko na rin. Nakiisa ang 19 na employers, 12 schools at 5 NGAs sa aktibidad. Umabot ng 83 ang qualified at 5 ang hired on the spot. Samantala, patuloy na magsasagawa ng trainings ang TESDA upang makatulong sa pagbibigay ng kaalaman sa pag-improve ng skills ng isang tao na magiging puhunan sa pag-unlad.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Ligas, PCT Albay, Venus Palias, humahataw! Bumilis ang takbo ng Bagyong Florita habang papalayo na ng bansa. Batay sa weather bulletin na inilabas ng PAGASA kaninang alas 5 ng madaling araw, huling namataan ang sentro ng Bagyong Florita sa 335 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at may pagbugso na 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Babuyan Islands, western portion ng mainland Cagayan, Apayao, Abra, western portion ng Kalinga, at Mountain Province, northern at western portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union. Ayon sa PAGASA, asahan ang bahagya hanggang sa malalakas na mga pag-ulan ngayong umaga dyan sa Ilocos Region, Abra at Benguet. Light to moderate rains na minsan ay may malalakas na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Inaasang hihina na ang mga pag-ulan dala ng Bagyong Florita ngayong araw habang mapalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. And that is, at kahit papalabas na itong bagyong si Florita, wala pa rin pasok sa eskwela ngayong araw dyan sa mga lugar ng National Capital Region sa Cavite, dito sa amin sa Laguna, sa Rizal, Bulacan, Zambales at Bataan. Dito sa amin sa Laguna, Gladys, wala namang nararamdaman ano, na malakas na hangin dulot nga nitong bagyo at hindi rin malalakas yung pag-ulan. Although kahapon talagang medyo matagal-tagal din yung pag-ulan na nararanasan, pero hindi naman ganun kalakas, mahina o katamtaman lang. Diyan ba sa inyo, Gladys, kumusta naman? Ayan, gaya nga ng ating palaging bilin, amigo, ingat kasangbahay. So far, amigo, dito naman sa aming probinsya, dito sa Cebu, may mga pag-ulan man, pero hindi na gaanong malakas gaya nga ng mga nagdaang linggo na nagdulot naman ng mga pagbaha na talagang naging perwisyo, lalong-lalo na sa mga driver, amigo. At Gladys, i-shoutout mo na. Ayan, kahit medyo maulan ang panahon, amigo, andyan ang ating mga kasangbahay na nanunood. Kaya shout out kina Nino at Maria Cristina Villanueva sa ating mga kasangbahay dyan sa Shinfung, Taiwan, Santa Mesa, Manila, Cavite Central District, Oriental Mindoro, Hong Kong at USA. Amigo? Karamihan sa kanila yung nanonood sa atin, ano, sa ating social media account. At siyempre, shoutout din po sa mga tagapakinig naman po natin ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At Gladys, tayo ay patuloy na nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa mass indoctrination ng MCGI. Day 30 na po tayo, mamaya pong muli alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balita ang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 14, Talatang 31. Siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kaniya. Ngunit siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya.
po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 24 sa buwan ng Agosto 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNCV News and Rescue at ng UNCV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwabi. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. At lagi po sana nating tandaan, sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Samahan niyo po sana kaming muli bukas sa kaparehong oras kung loloobin po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos.